Masungit man ang matandang si Erlinda, siya naman ay may pusong mamon. Ito ang dahilan para bigyan niya ng libreng pagkain ang isang estudyanteng walang pambili ng kanyang mga paninda. Hindi niya akalain tutuparin ito ang pangako nito sa kanya. "Aling Erlinda!" tawag sa kanya ng kanyang kapitbahay na si Manong Ron. "O bakit? May kailangan ka ba?" "Abay, bilisan mo! Sinasayang mo yung oras ko!" Mataray na sagot sa kanya ni Aling Erlinda. "Grabe naman! Ang sungit-sungit mo talaga! Kaya wala kang masyadong kaibigan. Huwag kang ang ganyan! Baguhin mo yung ugali mo." Suhestyon sa kanya ni Manong Ronnie. "Naku Ronnie, kung may kailanganin ka, sabihin mo agad. Dahil bawat segundo ng oras ko, sinasayang mo. Marami pa akong gagawin, okay?" Paalala niya kay Ronnie. Ito naman eh. Magtatanong lang naman sana ako kung ano na naman yung paninda mo. May puto ba dyan?" "Yun lang palang kailangan mo. May pasabi-sabi ka pang baguhin ang ugali ko." "Oo, may puto ako dyan. Bibili ka ba?" tanong ni Erlinda. Uutang sana ako sa iyo, Erlinda eh. Wala pa kasi akong sahod." "Ano? Hindi ito pa utang. Ang mga paninda ko, Ronnie, kailangan bayaran. Baka nakalimutan mo yata na mahirap ang panahon ngayon. Kahit di ako nagpapautang." "Babayaran ko naman eh. Kailan ba ako di bumayad ng utang ko sa mga kapitbahay natin?" "Aba, parang di naman tayo magkaklase noon ah." Biro ni Manong Ron. "Sahod? Bakit yung sahod mo ba may sobra? Huwag mo nga akong loko-lokohin, Ronnie. Kilala kita. Akala mo naman kung anong klaseng trabaho meron ka." "Ba't minamaliit mo ba yung trabaho ko?" "Mas mainam nga yun kaysa sa trabaho mo na nagtitinda lang ng paninde." Naiinis na wika ni Ronnie. "Kung mainam yung trabaho mo, di huwag kang lumapit sa akin. Talagang binupuisit mo lang ako eh." "Grabe ka talaga, Erlinda, no? Wala ka namang puso. Parang wala tayong pinagsamahan noon. Kaklase pa naman kita. Hindi ka naman ganyan dati eh." "Aba, Ronnie, lahat ng bagay nagbabago. Lalong-lalo na ang mga tao. Kaya't umalis ka na sa harapan ko. Nang sa ganun, makaalis na ako. Minamalas mo ata ako ngayon eh." "Ang sungit mo talaga, Erlinda. Di na nga nagpapautang. Ang sungit-sungit pa. Di man lang makatulong sa kapwa-tao niya. Kaya di na ako nagtataka kung bakit kahit kailan ay di ka asenso sa negosyo mo dahil sa ugaling meron ka." Wika ni Ronnie, at dahil sa kanyang sinabi ay nag-init bigla ang ulo ni Aling Erlinda. "Anong sabi mo? Na hindi ako aasenso dahil sa ugaling meron ako? Baka nakakalimutan mo kung sino ko." Nanginginig na tanong ni Erlinda. "Totoo naman ah, di ka nga makatulong sa kapwa-tao mong eh." Dagdag pa ni Ronnie. "Hoy Ronnie, alam mo, kahit na masungit ako, may puso akong mamon. Di mo lang alam yan at di nyo lang napapansin. Makaalis na nga. Nabubwisit ako sa iyo eh. Mabuti na lang may respeto pa ako sa sarili ko dahil may pinag-aralan ako at di katulad mo ang bastos ng bibig mo. Sa bagay, wala namang pinag-aralan. Nag-aral nga pero di naman nilagay sa utak." Sarcastikong saad ni Erlinda kay Ronnie. "At least may natutulungan ang tao. Ikaw, wala." "Natulungan? Wow! May natulungan ka pala? At sino naman yan, Aber?" tanong ni Erlinda. "Yan, di mo alam dahil sa ugaling meron ka. Masungit at di matulungin. Pagpapautang lang naman ang paninda dahil nagugutom yung taong di pa nagawa." Pailing-iling na wika ni Ronnie. "Abad, ang kapal din ang mukha mo, no? Wala akong pake kung may tao kang natulungan. Basta't ang mahalaga, makaahon sa kahirapan at di maghihirap tulad mo. May trabaho nga at may natulungan, pero ang tanong, tinulungan ka pa pabalik ng taong tumulong sa'yo." Wika ni Erlinda na siyang dahilan upang mapatahimik si Ron. "Napangakano?
makasalita ka dahil tama ako, no? Utu-utu ka kasi. Gamitin mo yung utak mo. Kahit ngayon, ang bobo mo pa rin. Pailing-iling na wika ni Erlinda at agad nang umalis. Agad siyang pumunta sa kanyang pwesto sa may labas ng paaralan sa kanilang bayan na nakakunot ang kanyang noo. Oh, Erlinda, mare. Ba't ang kunot-kunot ata ng noo mo? May problema ba? Tanong ng kanyang kaibigan na kasamahan niya sa pagtitinta sa labas ng paaralan. May nambuisit lang sa akin, Carla. Sagot kaagad ni Erlinda. At sino naman ito? Kwento mo naman. Suwestiyon ni Carla. Nako, wag na. At baka mabatrip lang ako ulit. Ha? Pagpipigil ng inis ni Erlinda. Mari, sige na, kwento mo na. Baka may maitutulong ako sa sasabihin mo. Pangungumbinsi sa kanya ng kaibigan. Ha? Sige na nga. Si Ronnie kasi, ang aga-aga naman, nambupwisit. Panimula ni Erlinda. Si Ronnie? Akala ko ba wala na yun sa bayan natin at kinuha na ni Manuel sa abroad para magtrabaho. Andito pa pala? Nagtatakang tanong ni Carla. Abay oo, buhay na buhay. Sinabihan pa nga ako, masungit daw ako at di ako nakakatulong sa kapwa-tao ko. Inis na saad ni Erlinda. Ah, umutang ba? Natatawang saad ni Carla. Oo, at alam mo naman na di ko pinapautang mga paninda ko dahil maliit lang ang patong ko dito. Para lang makabawi ako sa puhunan ko tapos sasabihin pa akong di nakakatulong sa kapwa at mabuti na lang daw siya nakakatulong. Kilala mo ba sino tinulungan niya? Nagtatakang tanong ni Erlinda. Naku naman, ang sungit-sungit mo kasi. Yan tuloy, napagtripan ka ni Ronnie. Pero anyway, kaya pala. At speaking of kung sino yung tinulungan niya, si Manuel nga yung taong yun. Nangako kasi si Manuel na tutulungan siya. Pero mukhang hindi rin naman pala. Ani Carla. Ha? Bakit naman naniwala siya agad dyan? Yung tuloy, kawawa siya. Masungit na saad ni Erlinda. Ano ka ba, Erlinda? Kawawa na nga yung tao. Kaya yaan mo na. Naghihirap na yan ngayon. Naawa din ako sa kanya eh. Totoo nga talaga lahat ng sinasabi nila na ang mga pangako, laging napapako. Aba, pare ka dyan. Hay nako. Nagpaloko talaga ang loko. Serve niya yan. Hay nako. Di mo lang talaga sana sinungitan eh. Aba Carla, baka nakalimutan mo na. Kahit masungit ako, may puso naman akong mamon. Pero sadyang iba yung pag-deliver niya eh. At pananalita sa akin. Kaya kilala mo naman ako, di ba? Oo na, oo na. Pero baka matulad ka rin kay Ronnie, ha? Biro ni Carla. Malabong mangyari yun. O siya, buti pa nga, huwag na muna tayo magtsikahan pa. Ang mahalaga, maubustong mga paninda natin ngayon. Malapit na yung break time ng mga estudyante dito. Suwestyo ni Erlinda kay Carla. Sungit talaga nito. Tanging sambit na lamang ng kaibigan ni Erlinda na si Carla. Sa kabilang dako, ay may isang estudyanteng nagngangalang Yeng. Siya ay mahirap lamang, subalit may isang salita sa bawat mga pangako niya. Yeng, break time. Sama ka ba sa amin? Tanong ng kanyang mga kaibigan. Dito na lang siguro ako sa classroom. Wala akong pera eh. Nahihiyang wika nito. Ay, ano ka ba? Eli ka na. Libre ka namin. Sambit ng kanyang mga kaibigan. Huwag na. Nakakaya naman, palagi nyo na lang ako nililibre. Nahihiyang sambit niya. Ganun ba? Sure ka. Sige, ikaw bahala. Hay naku, Yeng. Nahihiya ka pa. Magkaibigan tayo. Kaya kung anong kakainin namin, dapat kakainin mo din. Pangungumbinsi ng isa pa niyang kaibigan. Tracy, okay lang talaga ako. Sige na, mauna na kayo. Okay lang ako. Di pa naman ako gutom eh. Busog na ako eh. Pangungumbinsi ni Yeng sa mga kaibigan.
kahit hindi na siya napilit ng mga ito at umalis sila. Si Yeng naman ay may kapatid na nag-aaral din at pareho sa eskwelahan nila. Ate, tawag ng kanyang kapatid. Jen, anong ginagawa mo dito? Di ka pa ba kumain? Nagtataka ang tanong ni Yeng sa kapatid. Ate, inaway ako ng mga kaklase ko at inubos lahat ng pagkain ko. Umiiyak nitong sagot. Ano? Tara, bili na lang tayo ng iba, okay? Tana, huwag nang umiyak. Nalulungkot na saad ni Yeng habang pinapatahan ang kanyang kapatid. Pero ate, wala naman tayong pera eh. Hindi ka naman binigyan ng baon ni nanay at tatay. Umiiyak na saad ng kanyang kapatid. Huwag ka mag-alala dyan. Akong bahala. Di ka na. Sumama ka na lang kay ate. Saad ni Yeng sa kanyang kapatid at agad naman silang naglakad palabas ng kanilang paaralan. Alam sa sarili ni Yeng na wala siyang pera at manghihingi na lamang siya ng pagkain sa mga nagtitinda sa labas ng kanilang paaralan. Hintayin mo lang dito si ate ha. Susubukan kong manghingi ng pabor kay Aling Arlinda. Sana mabait naman siya. Panimula ni Yeng. Ate, wag! Masungit yung matanda na yan, ate. Promise, palagi yung galit na galit. Baka pagalitan ka lang. Natatakot na pagpigil ng kanyang kapatid sa kanya. Jane, ako nang bahala. Lahat naman siguro ng tao may malambot na ugali sa kanilang puso. Kailangan mo lang talagang hanapin kung saan sila lalambot. Pero ate, marami pa namang tao. Baka mapahiya ka lang. Jane, kahit na mapahiya ako sa maraming tao, ang mahalaga, makakain ka. Dahil prioridad ko yung kalusugan mo. Bilang nakatatandang kapatid, kailan kong sumugal. Seryosong saad ni Yeng na siyang naging dahilan upang mapayuko si Jen. Sorry ate, nadamay ka pa dahil sa akin. Pabigat lang talaga ako. Shh! Jen, tumingin ka kay ate. Hindi mo kasalanan to, okay? Responsibilidad ko bilang ate mo to. Sige na, at baka maubusan pa tayo ng paninda ni Aling Arlinda. Paalam ni Yeng sa kanyang kapatid na si Jen at lakas ng loob na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Aling Arlinda. Kaya ko to. Sambit ni Yeng sa kanyang sarili. Aling Arlinda. Tawag ni Yeng kay Arlinda. Kilala mo ko? Nagtatakang tanong ni Arlinda. Aba mare, sino naman hindi makakakilala sa'yo? Ihalos kilala ka ng lahat ng mga estudyante dito. Dahil sa kasungitan mo nga, di ba bata? Natatawang wika ni Carla. Hindi naman po. Kilala ko lang po si Aling Arlinda. Kasi kilala yung mga pagkain niya na masasarap at swak na swak sa budget. Nakangiting wika ni Yeng. Ano ba talagang kailangan mo bata? Bibili ka ba? Tanong ni Arlinda. Bibili po sana ako. Kaso may problema po ako eh. Malungkot na saad ni Yeng. Umalis ka na lang. Wala akong panahon para ipuutang yung mga paninda ko. Ano ba yan? Eh kung kanina binadrip ako ni Ronnie eh. Ikaw naman ngayon, inutusan ka ba ni Ronnie? Naiinis na tanong ni Arlinda. Eh hindi po Aling Arlinda. Sa katunayan po, palagi po akong bumibili ng mga paninda niyo eh. Kaso ngayon lang po talaga, walang-wala po talaga ako eh. Kailangan ko lang po ng pagkain na paninda niyo para po sa kapatid ko. Pakikiusap ni Yeng. Pwede ba bata? Wala akong panahon sa mga ganyan. Mataray na saad ni Aling Arlinda. Hoy Arlinda, ano ka ba? Mahawa ka naman sa bata oh. Mukhang totoo naman talaga na nangangailangan siya ng tulong. Huwag ka nga masungit dyan. Suwestiyon naman ni Carla kay Arlinda. Alam mo ba bata? Kilala akong masungit. Pero bakit ba Lord? Ngayon, sinusubukan mong pagkakaroon ko ng pusong mamon. Aling Arlinda, tulungan mo na po kami. Pangako ko po sa inyo, tutulungan ko po kayo sa pagtitinda ng mga paninda nyo. Ako po yung bahala para maging mas kilala yung paninda nyo sa paaralan namin.
at maging sa mga grupo. Sure po magiging patok na patok po yung mga paninda nyo, pangako po. Pangangako ni Yeng kay Aling Erlinda. Napahalakhak naman ng tawa si Aling Erlinda sa sinabi ni Yeng. Anong pangalan mo bata? Yeng po. Alam mo Yeng, masungit ako. Pero may pusong mama naman. Sige na, kumuha ka na dyan ang gusto mong pagkain at ibigay mo sa kapatid mo. Maraming salamat po Aling Erlinda. Yung pangako ko po sa inyo, tutuparin ko po. May determinasyong wika ni Yeng. Umiti na lamang si Aling Erlinda sabay-sabing, Bata, huwag na huwag kang mangangako. Narinig mo na ba yung mga sinasabi nila na palaging ang mga pangako ay laging napapako? Eh, yun nga ang pangako ng gobyerno, pati ng mga taong profesional na nangako sa akin, hindi natupad. Ikaw pa kayang isang musmus lang? Pero Aling Erlinda, lahat po ng mga pangako ko, tinutupad ko. Bata, huwag na huwag mo nang pilitin na maniwala sa si Erlinda. Dahil sa marami niyang mga na-experience sa buhay niya, sa mga pangako na hindi natutupad ng mga taong nangako sa kanya. Kaya sana maintindihan mo ha. Payo sa kanya ni Carla. Ang mabuti pa Yeng, umalis ka na. Baka nagugutom na yung kapatid mo. Suwestyo naman ni Erlinda. Sige po, maraming salamat sa pagkain po Aling Erlinda at Aling Carla. Basta, ang pangako ko po, tutuparin ko. Wika ni Yeng at umalis na. Nang makalis naman ang batang si Yeng, ay agad na nagsalita si Aling Carla. Aba, parang seryoso yung batang yun ah. Wika ni Carla. Nako, huwag mo na yung isipin Carla. Wala talagang pangako na natutupad. Sagot ni Erlinda. Sa bagay, Mare. Pero, buhay pa pala yung pagiging pusong mamon mo, ha? Biro sa kanya ng kaibigan niyang si Carla na siyang naging dahilan upang mainis si Aling Erlinda. Huwag mo na nga akong inisin, Carla. Isa ka pa. Mabait naman talaga ako, ha? At pasalamat yung batang yun na umiral yung pagiging mabait ko. Naku, pag hindi talaga, hindi ko alam kung anong masasabi ko sa kanya. Pero alam mo, kawawan man yung batang yun, no? Pero alam mo, may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Dahil sa lahat ng mga batang humingi ng pabor sa iyo, Erlinda, siya pala ang tanging batang tinulungan mo at nagpatibok ng pusong mamon mo. Natatawang saad ni Carla. Kawawa naman talaga yung batang yun, Carla. Nakikita ko sa kanya yung sarili ko nung bata pa ako. Kaya malaking tulong yun para sa kanya. At yung pangako niya, babaliwalain ko na lang yun. Kasi alam mo naman walang pangako natutupad, di ba? Oo naman. Pagsang-ayon naman ni Carla. Kaya't agad namang bumalik na lamang sina Aling Erlinda at Carla sa kanilang pagtitinda. Habang si Yeng naman ay bumalik na sa kanilang klase. O Yeng, saan ka galing? Tanong sa kanya ng kanyang mga kaibigan. O nga, kanina ka pa namin nahanap. Saan ba nagpunta? Ay, pinuntahan ko lang yung kapatid ko at baka kung sana naman pumunta, di ba? Kayo, saan kayo nagpunta? Tanong naman ni Yeng sa mga kaibigan. Ah, galing kami sa labas. Bumili ng pagkain. Sagot ng mga ito. Saan kayo bumili? Sa cafe. Yung katapat ng eskwelahan natin. At teka nga, bakit sobrang interesado mo yata ngayon? Para malaman kung saan kami bumili ng pagkain. Tanong naman ni Tracy. Ay, akala ko kay Aling Erlinda. Wika ni Yeng. Naku Yeng, hindi kami bumibili doon. Napakasungit kaya nun, di ba guys? Oo eh, masungit yun kaya walang bumibili. Masarap sana. Kaso masungit lang, di man nga lang humingiti sa amin eh. Puro kasi pera lang iniisip. Balita ko nga, di man lang marunong tumulong yan. Oo nga, sayang. Iba't ibang reaksyon ng mga kaibigan at kaklase ni Yeng. Teka lang, makinig kayo sa akin. Lahat ng mga paniniwala niyo ay mali. Panimula ni Yeng. Ha? O Yeng, anyari sa'yo? Tanong ni Tracy. Mali ang iniisip nyo tungkol kay Aling Erlinda. Mabait siya na tao. At siguro, lahat naman tayo may iba-ibang bad sides, diba?
Kaya please, makinig naman kayo sa akin. Pakiusap ni Yeng sa kanyang mga kaklase. At bakit ka naman namin pakikinggan, Yeng? Kilala mo ba si Aling Arlinda? Tanong ng isa sa kanyang mga kaklase. Oo nga. Eh hindi ka nga namin nakikitang bumibili sa kanya eh. So ngayon, sabihin mo sa amin, bakit namin kailangan bumili sa kanya? Dagdag na tanong ng isa sa kanyang mga kaklase. Teka nga, makinigan muna tayo kay Yeng. Ano ba kayo? Saway ni Tracy sa mga kaklase niya. Okay. O ngayon, explain mo nga yan kung bakit. Mataray na saad ng kanyang mga kaklase. Kaya't huminga muna ng malalim si Yeng bago nagsalita. Alam kong mahirap paniwalaan, guys. Pero deserve ni Aling Arlinda na binahan ng kanyang mga paninda. Dahil sa napakabait niya. Kilala niyo naman siguro ako na mahirap lang kami. At palagi lamang ako at ang kapatid ko ang nililibre ni Tracy. Wala naman kasi kaming baon na pambili ng mga tinitinda dito. Kaya kanina, wala talaga akong pera. Kaya ginapalan ko yung pagmumukha ko para humingi ng pagkain kay Aling Arlinda. Kahit na alam po masungit siya. Pero hindi pala. Mabait siya at may pusong mamamatao. Kaya sana naman, doon na kayo bumili sa kanya. Tulungan niyo siya sa negosyo niya. Dahil yun lang ikinabubuhay niya. Mahabang paliwanag ni Yeng sa kanyang mga kaklase. So you mean, soft in the inside pala yan si Aling Arlinda. Hindi makapaniwalang tanong ni Tracy. Totoo yan, Tracy. Ganun ba, Yeng? Sige, try naming bumili doon. Kawawa naman pala siya. Akala talaga namin, di siya matulungin at sobrang masungit. Pero hindi naman pala. Ako nga rin nagulat eh. Pero di ba, hindi pa naman huli ang lahat? Nakangiting saad ni Yeng sa kanyang mga kaklase na siyang naging dahilan upang magsitanguan ng mga ito at maniwala kay Yeng. Kaya't nang mag-break time ulit ang mga kaklase ni Yeng ng hapon, ay agad silang pumunta sa pwesto ni Aling Arlinda. Mare, marami ka atang customer ngayon, no? Tingnan mo yung mga batang yan. Mukhang papunta sa'yo. Turo ni Carla sa mga estudyanteng paparating. Ha? Baka hindi naman. Palagi lang talaga yung dumadaan dito. Sagot naman ni Arlinda, subalit nagulat na lamang siya nang lumapit ang mga ito sa kanya. Hi po! Nakangiting bati ng mga estudyante. O, ano mga kailangan nyo? Kinakabahang tanong ni Aling Arlinda dahil sa tila ba naguguluhan siya sa mga nangyayari. Ngumiti naman po kayo. Mas bagay po sa inyo, Ali, yung ngumiti. Andito po kami para bumili sa inyo ng pagkain. Nakangiting sagot ng mga estudyante. Ha? Nagtatakang tanong ni Arlinda. Arlinda, Mari, bibili sila ng paninda mo. Aba, ang swerte mo naman at mauubos agad yung mga yan. Biro ni Carla. Deserve naman po ni Aling Arlinda na mabilihan po. Oo nga po, akala namin ang sungit nyo, hindi naman pala. Aba, sinong nagsabi sa inyo na hindi masungit mga bata? Tanong ni Carla. Habang si Aling Arlinda ay hindi makapagsalita sa gulat at saya na kanyang nararamdaman sa ngayon. Dahil sa wakas ay marami na siyang mga customers. Masarap talaga ang pagkain pala dito, oh. Oo nga, no. Dito na tayo bibili. Sayang ang pera natin dyan sa cafe, oh. Ay naku, mabuti na lang talaga at sinabihan tayo ni Yeng. Saad ng mga estudyante at bigla na lamang na-curious si Aling Arlinda. Kaya't agad siyang nagtanong. Excuse me, mga bata, tama bang narinig kong pinag-usapan niyo si Yeng? Tanong ni Arlinda. Ay, opo. Sinabi niya sa amin na mali kami sa pag-aakala na masungit kayo at maldita. Pero ibang-iba pala po sa pagkakaalam namin. Sagot ng estudyante. Ah, ganun ba? Ano pang sinabi sa inyo ni Yeng tungkol sa akin? Gusto ko lang namang malaman. Ay, Ali, sabi niya po, sa pamamagitan ng pagbili namin ng mga pagkain sa inyo, malaking tulong para sa inyo. Dahil may pangako daw po siya sa inyo. Sagot ng mga ito. Ganun ba? Opo, Aling Arlinda. Mawalang ganang na po, pero kailangan na po namin bumalik sa klase.
nagpaalam ng mga estudyante. Oh my gosh, Mare! Tinupad talaga ng batang yun ang pangako niya sa'yo. Hindi makapaniwala ang saad ni Carla. Hindi ko din akalain, Mare. May mga tao po palang tumutupad talaga ng usapan. Gusto ko siyang pasalamatan, Mare. Wika ni Aling Erlinda. Abay, dapat lang. Biruin mo. Yun ang naglakas ng loob talaga na siyang pagsabihan ng iba na bumili sa'yo. Naku, Mare. Huwag ka nang maging masungit. Kaya pala walang masyadong bumibili sa'yo. Natatawang saad ni Carla. Oo nga, Mare. Pero Mare, mauna na ako ha. Hanapin ko lang muna yung batang siyeng para kahit papano makapagpasalamat ako sa kanya. Paalam ni Erlinda at agad na hinanap ang batang siyeng sa loob ng paaralan. Subalit hindi na niya ito nakita at ilang araw nagdaan. Subalit hindi niya ito kailanman nakita pang muli. Isang araw, habang dinadagsana naman ang mga paninda ni Aling Erlinda, ay nakita niya si Yeng na dumaan. Yeng! Tawag niya sa bata. Pero mukhang hindi nito narinig ang tawag niya. Maring Carla, pakibantayin mo nga muna itong paninda ko. Parang nakita ko si Yeng, kaya kailangan ko siyang puntahan. O sige na, malis ka na. Baka hindi mo na naman maabutan. Pagtataboy ni Carla kay Aling Erlinda. Yeng, teka lang! Tawag ni Aling Erlinda na siyang dahilan upang matigal si Yeng at mapayuko. Matagal na kitang hinahanap eh. Bakit parang hindi kita nakikita na dumadaan dito? Gusto ko lang magpasalamat pala sa tulong mo. At pasensya ka na kung naging bastos ako nung nangako ka sa akin. Pero hindi ko inakala na tinutupad mo yung mga pangako mo. Masayang wika ni Aling Erlinda. Wala pong anuman, Aling Erlinda. Pero may kailangan po akong gawin eh. Sad ni Yeng at agad na itong umalis. Pero teka, Yeng, may problema ka ba? Ani Aling Erlinda. At hinawakan ang braso ni Yeng upang makaharap ito sa kanya. Wala naman po. Masaya lang po ako sa iyo dahil nakatulong po ako sa inyo. Nabayaran ko na po yung utang na loob ko po sa inyo sa pagtulong niyo sa akin. Nakangiting sad ni Yeng. Yeng, alam kong may problema ka. Sabihin mo nga sa akin. Pakiusap ni Aling Erlinda at agad namang sinabi ni Yeng na nasa ospital lang kanyang kapatid. Kaya't umiiwas siya kay Aling Erlinda dahil baka tulungan na naman siya nito at wala na siyang mukhang maiharap dito. Huwag kang mag-alala, Yeng. Ito yung nagpabago sa akin. Kaya tutulungan kita sa problema mo. At huwag kang mag-alala. Hindi ako manghihingi ng kapalit. Hinanap kita para pasalamatan. At magtutulungan tayo, okay? Nakangiting saad ni Aling Erlinda at agad din niyang tinulungan si Yeng. Dahil doon, ay naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Tinutulungan ni Yeng si Aling Erlinda sa pagpapromote ng mga paninda nito kapalit ng mga tulong na ibinibigay ni Aling Erlinda sa kanilang pamilya. Nang dahil sa ginawa ni Yeng, ay natutunan ni Aling Erlinda na lahat ng tao ay matutupad ang mga pangako kung talagang may commitment na gawin ito.